Yun, good morning po sa ating lahat. By the way po, I am Coach Jedi. At for today po ay ituturo po sa inyo ang paano pag-navigate ng ating MT4. Ito po, kung mapapansin nyo po sa desktop ko, ito po yung downloaded na MT4 ng Go Markets. Tapos nandito na rin po yung ating software. Kaya yan. Yan, i-open ko lang po siya. Then, upon ma-open nyo po yan, ganto po ang itsura niyan. Yan, ito po yung itsura niyan. And for today, ituturo ko po sa inyo paano po yung mag-navigate nito. Like for example, naging empty to. Yan, tanggalin po natin siya lahat. And ituturo ko po sa inyo yung mga basic na ano yung mga gagawin nito. Yan. Tatanggalin po natin lahat. Yan, para makita niyo po ang itsura niyan, paano siya ina-navigate. At like for example, kayang-kaya nyo po siyang gawin. Like for example, may nawalang isang may nawala sa toolbars. Yan. Ganito po ang itsura niya. And yan. Ganito po yung itsura niya pag walang kalaman-laman siya. Yan. Ganito ang itsura niya na ng bear. And ngayon, ang gagawin po natin is basic navigation ng ating MT4 terminal. And at first, dito lang po tayo sa taas. Ito po yung i-click nyo lang yung view. And sa view, yan, mapapansin nyo po itong toolbars. Dito po sa language yan. Nakita nyo na po na English siya. Then dito sa toolbars, yan, i-check nyo lang po itong standard. Yan, yan lalabas na yan. And sumunod po nyan sa toolbars ulit, i-click nyo po yung chart. Yan, ito po yan for the chart. Yan naman yung mga time frames natin. And zoom in, zoom out, yan yung candlestick, yan yung sa bar. Ngayon, dito naman sa toolbars, i-click nyo po yung line studies, yan. Ito naman yung mga line studies. Ito yung panglagay natin ng support and resistance, yan. Trend line, yan. And dito naman ulit sa toolbars, i-check natin yung time frames. Ito siya. Yung time frames, ito yung M1, M5, M15, M30. Yan yung mga time frames natin. And yan, nagawa na natin yung sa toolbar. Then, sa status bar, yan, i-click nyo lang po yan, yung sa baba yung sa status natin. And, i-check nyo rin po yung chart. Yan, i-click nyo po yung chart nyan. And then, i-click nyo po itong market watch. Yan, ito na po yung market watch natin. Yan, kung gusto nyo pong makita sa market watch yung lahat, i-click mo lang po yung show all. Yan, mapapansin nyo po, andyan na lahat. Show all. Ngayon, pag gusto naman nyo pong, hide all, yan. Naka-hide naman siya lahat. Yan. Show all natin. Yan. Naka-show all siya. And ngayon po, gagawin ko, ilalagay natin yung navigator naman. Yan. Ito po yung navigator na to. Yan. Dito nyo makikita yung mga naka-login nyo po. Yan. Dito nyo makikita yung mga naka-login natin. Tapos, ilalagay naman natin yung terminal. Yan. Ito po yung terminal natin sa baba. Dito nyo makikita yung trades natin sa terminal. And dahil po, ayan, natapos na natin. Yan, strategy tester po na to. Ito yung pag-detest ng ating software. And that's it po. Nakuha na natin kung paano siya gagawin ina-navigate. And paano naman yung pag-login ng demo account? Dito naman po sa login natin. Ito yung file. Then, punta lang po kayo dito sa log in to trade. Yan, log in to trade. Yan, mapapansin nyo po, nandito yung binigay sa inyong text message sa inyong demo account. Ilalog in nyo lang po yan. Yan, try po tayo mag-log in ng ating demo account. Tapos, bibigyan din po kayo ng password. Bibigyan po kayo ng password. Yan. As you can see po, yan, tinatype ko po ang aking login, tapos ilalagay ko po ang ating password na binigay din ni Go Market. Siya po mismo yung magbibigay ng password. And yung paggawa po nito, pwede nyo po itong i-request kung magkano lang yung gusto nyong equity fund. Tapos, pwede rin po yung sinasabi na yung di siya na-expire. And ito po, na-expire sa akin siya monthly. Yan. Kasi login nyo lang po siya.
Yan, makikita nyo po, yan. Incoming mail. Yan, makikita nyo po, is nandiyan na, login ko na siya. Then to verify na ito na yung bagong ano natin, i-check nyo po yung journal. Yan, ito yung journal, login go market demo through, yan, ito po siya. Sabihin po na activate na natin siya. Yan, nandito na yung ating, yan, na-login na natin yung ating bagong demo account. Yan. And ito po yung ano, virtual money natin, existing. And ito po yung gagamitin natin for our demo. Pwede natin ito gamitin for our manual trading demo. And pwede nyo rin po itong gamitin for your EA demo. Yan. Ito lang po siya. And I hope po is na, na naintindihan nyo ano yung mga basic navigation natin ng MT4 account. Maraming maraming salamat po. God bless us all.